Yo mga kamaster, so pupunta tayo ng palingki ngayon dahil mamalingki ako para sa ulamin namin next week. So ngayon ako ang napag-utusan. Yung cook kasi ni boss ay namamalingki na siya kanina madaling araw naman para sa pagkain nila ni boss at sa mga prutas. So ngayon naman, ako naman ang mamalingki sa aming pagkain. Malapit lang kami sa palingki, walking distance lang, kaya hindi na ako kailangan magdala pa ng sasakyan. So ayan, nilalakad ko lang. So tatawid muna ako dito sa footbridge papuntang palingki. Ito pa lang dinaanan ko ay skyway yung sa taas. Ito pala yung palingki namin dito. Kung makikita nyo ay kakatapos lang yan. So ang hindi pa lang natapos dyan, yung parking area na lang. Ayan, papunta na tayo sa entrance. So napakalawak talaga yung parkingan dito, kaya walang problema kung magdala tayo ng sasakyan dito. Ayan, kung makita nyo, ang luwag-luwag talaga. Ayan, may nagtitinda nga pala dito ng pako at saka labong sa labas. So ayan, ito na yung entrance guys. So dalawang beses pala ako nakapasok dito, pangalawa ngayon. Ayan, nalilito pa ako kung alin ang uunahin ko. So ang gagawin ko, iikot-ikot na lang muna ako. So ayan, napakadulas yung tiles guys. Mayroon silang pinatong dito sa tiles, kaso lang dandahan na siyang natanggal. Ayan, so napakadulas nyan. Ayan, nandito yung mga baboy, manok at sa mga isda. So dito pala sa taas nito, nandun yung mga prutas at sa mga gulay. So ito ang una kong bibilihin, hipon. So bibili na ako ng halagang 300 pesos, so pang isang lutuan lang. Ang laki ng dalawang sugpo, oh, halos kalating kilo ang dalawa. Dito naman tayo sa tilapia, so ang bibilihin ko ay 8 piraso. So apat sa bahay, so ang apat, yan ang pambaon ko. At ito, bibili din ako ng salmon billy. So ang kalahati 170, so bibili ako ng 1 kilo. Pambaon ko rin to, pang sigang. Dito naman tayo sa karning baboy, so ang bibilhin ko ay pang minudo, pang sigang at saka pang adobo. Ngayon dito naman tayo sa manok, so ang bibilhin ko sa manok ay yung drumstick, so 1 kilo lang ang bibilhin ko. So ayan na guys, nabili ko na lahat yung mga kailangan ko. So ngayon pupunta ako sa kabilang building dahil may hahanapin ako. So ayan, nandito na ako sa kabila. So nagtanong ako dito kung mayroon bang pansit bato. May nagbigay kasi kay boss ng pansit bato, ka-office mate niya. So pinaloto niya dito pagdating sa bahay. So ngayon natikman ko siya, ang sarap niya. So naisipan kong gusto ko rin magluto sa bahay pag uwi ko. So sinubukan kong pumunta dito sa palingki kung mayroon ba tayong mabili dito na pansit bato. So kanina pa ako nag-ikot, wala talagang nagtitinda dito ng pansit bato. Di ko alam kung saan talaga nabili yung pansit bato na yan. So ngayon guys ay pupunta ako dito sa nagtitinda ng mga kakanin. Ayan, tinatanong ko kung mayroon silang yung kamuting kahoy na para sa amin ay puto. Yung bilog siya na may niyog sa gitna. Kaso lang wala daw silang tindang ganun. Yun lang kasi ang gusto ko eh. Kaya ayan, wala akong nabili, kaya umalis na ako. Dito sa labas guys, may nadaanan ako nagtitinda ng malagkit na suman. Kaya ayan, bumili muna ako. 3 piraso, 20 pesos. Kaya ayan, bumili ako. At kumain muna ako saglit dahil pag-alis ko sa bahay kanina, nagkakape lang ako eh. Kaya nagutom si Master. Kaya ito, kain muna tayo guys. So ayan, naglalakad na ako. Nandito ako ulit sa footbridge. Pabalik na ako ng bahay. Pagdating sa bahay, lilinisin ko pa ito lahat. Mahirap pala kapag ikaw ay isang cook. Pupunta ka pa ng palingki para bibilin lahat ng yung mga lulutuin mo. Kaya ramdam ko talaga kung gaano kahirap yung ginagawa ni ate sa bahay. Kasi all around si ate sa bahay. So ayan na guys, nandito na ako sa bahay. Ayan, so papasok na tayo sa elevator dahil nasa 5th floor yung bahay namin. Dapat nakadiop ako ngayon, kaso lang nakiusap si boss na may lakad daw siya. Kaya yun, pinagliban mo na ang aking day off. Next weekend na lang daw ako mag-diop dahil long weekend. Barangay election at saka pagkatapos ng barangay election, undas na naman. Nandito na nga pala ako sa bahay ngayon. So ito yung entrance ng bahay namin. So papasok tayo. Pagpasok natin dito ay medyo madilim dahil ladaan pa tayo dito sa sala bago tayo makarating sa kusina. So ayan mga kamaster, hanggang dito na lang muna ang aking video. Ayan, yan pala si ate. Shoutout kay Ate Tess. Ayan, so lilinisin ko pa ito mga kamaster. Kaya thank you for watching. Paalam.